Hello mga kabagis! Kumusta kayong lahat? It's me again, Tan, by your side. Welcome back to our channel! So ano na guys, kumusta na po kayong lahat? Sana nasa maayos sa yung lahat na kalagayan. So andito ako ngayon sa bahay ng aking tito kasi sasamahan ko siya na mag-pick at magpakain ng mga manok. So pupunta namin yung maliit niyang poultry. So kung wala kayong ginagawa, tara, samahan niyo kami. Let's go! Yan, so ito guys yung ipapakain natin sa mga manok. Sinoy feeds kasi kadisangkal. Layer. Layer 1. Ito daw ay layer 1. Blitin. Guys, sa isang maliit na poultry na may 50 heads na ano broiler. Ayan. So ito na, magpapakain na kami ng itlog, ay ng itlog ng manok. Ayan. So, ayun, yung mga itlog na kukunin natin. Though, konti nga lang pa siya kasi maumaga pa. Mostly kasi nangingitlog ang mga ito kapag tanghali na. So, ayan, ito yung mga, ayun, yung mga itlog nila. Since small scale lang ito, parang ano lang, backyard lang. Kaya konti lang. Mga 50 heads lang po ito. Ayan, so... This is my Tito, ang may-ari nitong maliit na poultry. So habang nagpapakain siya, kukuha tayo ng mga itlog. So parang ganun lang. Ayan. Itlog! So lalagay natin sa may box 1. Teka lang. 1. 2. 3. 4. 5. Oops, dala lang. Hindi sila pare-parehas ng size. Yan. 6. Hindi yata tayo makakakuha ng isang tray ngayon. Parang 1,000 lang makukuha. Yan. Ito, meron pa dito. Ano? Dito sa loob. Ito. Oh, Adam Gatinan. Yan. May dalawa. Tcharan! Then guys, as you can see, nagpapakain siya ngayon. So, bali dalawang beses niya itong pinapakain sa umaga at sa hapon. So, mostly nakakakuha siya ng itlog na lagpas isang tray kapag sa ano, sa mga, sa tanghali na. So, mga alas 12, ganun. Pagkatapos kumain ng mga manok. Ayan. Okay. So, parang yung makukuha lang natin ngayong umaga kasi
8 o'clock po ngayon, eh, mga, ano, isang dosena lang. Yata. Yun. Ay. Hindi, oh. Yan. Kasi kapag, ano, papakainin natin siya ng 3 beses daw, sabi niya, baka biglang lumaki yung mga katawan nila, eh, mas, madaling liliit yung size ng mga itlog. So, tinitipid niya 2 beses raw niyang pinapakain yung mga ito. So, yun. Ayan. Mano ka din na, mano ay ulo, di na alam, mamin. 16 niya. So, ito guys, itong maliit niyang poultry ito, bali 60 heads yung una niyang kinuha. Pero namatay daw yung 10, kaya 50 heads na lang. Yan. So, nung una, konti lang yung nakukuha niya, hindi umaabot sa isang tray, siguro mga 20 pieces daw. Pero nung lumipas yung mga buwan, nagiging ano na siya, umabot na siya ng 40 pieces of eggs per day. Yan. So, so ganito yung style nila. So kuha tayo ng maitlog. Aray ko, hindi kasi yung kamay ko malaki. Aray! Ah, naipukit takay ko. Dapat kasi ito binubuksan, pero tinatamad akong buksan eh. Kaya kinukuha ko na lang sa ano niya. Yan. Ayun, so may gamit siyang pang ano, pang kuha ng itlog sa loob para hindi na niya kailangan buksan yung pintuan. So may alternate na ano siya, kamay. Pero pag hindi na kasha yan, bubuksan na talaga siya. So, ang mahirap dito kapag ano, nadisgrasya yung itlog, sayang. Yung kapag natapakan ng mga manok yung itlog nila, sayang. Go, Chong! Go, Chong! May malinis, may mga madumi. Kasi yung ano, yung dumi ng mga manok, tinatapakan pa nila yung maitlog yan. So, ito yung feeder nila. Tapos, ito yung net na kukuha ng itlog. Yung ano, sasala sa itlog. Tapos, diretso sa baba yung mga dumi. At gagawing mga fertilizer. Yan. So, ganito siya. Kung maliit lang ang poultry mo, pwedeng gumamit ng maganito. O, kawayan lang. Tapos, syempre, lagyan natin ng ilaw para may ilaw sa gabi. So, ito yung background niya, oh. Mga tanim na kung ano-ano. Maraming itlog, konti pa lang. Pero dadami daw ito mamaya. Madadagdagan. I mean, mamaya. Yan. So, sa mga may balak magpatayo ng maliit na poultry, kayang-kaya nyo nan. Kahit ganito lang siya kasimple. Ayan, ito yung mga masaksakan. Ito yung ano niya. Ayan, simple lang. May mga ano lang yan. Extension ng ilaw. Para at least, oh, meron pang native chicken sa baba. Sa kabila naman guys, di ba ito yung feeder? Sa kabila, nilagyan niya ng... Ayan, meron namang waterer. Your inuman ng mga manok. So, yan.
sa magkabilan pala yung style niya. Sa kabila yung pinagkakainan, dito naman sa kabila yung inuman. Ayan. So, ito nga guys, yung isa sa mga inilalagay niya na vitamins ng mga manok. Ito. So, ngayon hindi niya mapapainom ng ganito kasi hindi pa siya nakakapakuha. So, folic acid, vitamin B complex, vitamin B, zinc, oxide, at kung ano-ano pa. Yan. So, ito. Pero ngayon wala siyang stock, so hindi muna niya mapapainom. Yan. Ay, 8 months? Ay, January? So, 10 months na po pala ito, guys. Tapos nalugay man itlog idi. Ah, yan. Oo. Bahay ay buhok. So, kapag masyadong matagal na guys yung ano, yung mga stocks na manok, kumukunti na po guys yung mga itlog daw. At saka, ayun, natatanggalan na sila ng mga balahibo. So, ito guys, yung mga manok na ito, 10 months na pala. 10 months na dito. Yan. So, ang dapat gawin, magdagdag ng mga bagong stocks kung gustong patuloy na marami ang itlog. So, ganun. So ito na guys, my final chika ako. So ito na guys, ang final chika ko. Kapag gusto nyong gumawa ng ganitong maliit na poultry, ang sabi ni Chong, yung naging puhunan niya daw dito is umaabot ng 30,000. Pero iba pa yung gasto niya sa feed. So, yung dating pagkuha niya ng feeds, umaabot ng 1,370. Pero ngayon, pumupunta na siya sa 1,400. Ayan. So, yung bali, kung gusto niyo ganito, maghanda kayo ng mga 30,000. Pero siguro sa mga lugar ninyo na mas mababa or mas accessible yung mga sasakyan, siguro mas mababa pa. Pero ito, yung natanong ko yung kanyang investment ba yun, pero dapat daw malagaan nyo ng husto yung mga manok para mabawi nyo yung gasto nyo, kasi kapag hindi mangingitlog ng husto or ng dapat na itlog yung mga manok, hindi nyo mababawi yung puhunan nyo. So yan. So, this is it guys. Hanggang dito na muna tayo kasi tapos na kaming magpakain, magpainom at kumuha ng itlog. So, ngayon, dadalhin namin itong itlog sa kanilang bahay para punasan and ready to serve. Ayan. So, maraming salamat sa panunood and please always keep safe. See you my next vlog. Bye! So yan guys, syempre humingi ako ng tatlo para titikman natin yung fresh eggs. Ayan, ito na guys yung itlog na na-harvest natin. Fresh na fresh from farm to table ba? Ayan, so ang lasa niya guys, alam nyo, sabihin ko sa inyo ang lasa. Lasang itlog pa rin. So, ano inaasahan yung lasa ng itlog? Siyempre, lasa ng itlog pa rin. So, kung lalagyan natin siya ng ito.